Galit na galit si Zoe kay Annalyn nang isinama sa presentation ni Doktora. Dahil sa pakiusap ni Mera na huwag munang isama si Zoe dahil magsiselebrate daw sila ng birthday ni Dr. Tanyag at ito'y lingid sa kaalaman ni Zoe. Habang nasa event na sila, Doktora, ay naiwan pala ang desk ng presentation nila Doktora. Kaya pinakiusapan ito si Zoe na pakisend o i-email ito kay Doktora. Ngunit sabi ni Zoe kay Doktora, mahirap po ang mag-send sa email. Kaya ako po ang maghahati dyan. Ito'y nagpresenta na siya ang maghahatid na lang sa event ng desk. Natapat naman na andon si Don Pepe. Kaya nagpresenta na din si Don Pepe na ihatid sundo o ihatid at hintayin na lang si Zoe. Pagdating naman doon nila Zoe sa event floor, ay nasa lubong ito ni Annalyn. At dahil may policy ang event na no ID no entry, ay pinagbawalan ni Annalyn si Zoe na pumasok sa loob ng event. At ito naman agad na ikinagalit ni Zoe. At binangga nito si Annalyn para pumasok sa event place. Sakto namang nakita ito ni Dr. Carlos na real father ni Zoe at sabay tanong kay Zoe, bakit ganun na lang ang ginawa mo kay Annalyn? Rason ni Zoe, who cares sa ginawa ko at bakit ayaw niya akong papasukin? At sinabi dito ni Dr. Carlos, no ID, no entry, yan ang policy dito. At ulit na nagalit si Zoe at nagdadaldal ito, nagdadakdak habang umalis. Nag-usap naman si Dr. Carlos at Annalyn. At ipinagtapat dito ni Annalyn kung bakit lagi nalang galit sa kanya si Zoe. At nagtanong si Annalyn kay Dr. Carlos, bakit mula nung nakilala nila ang isa't isa, o isa ba siya sa dahilan ng pagkakabalisa ni Zoe? Sabi ni Dr. Carlos, bakit ano ba ang narinig mo sa aming pinag-usapan? At sinabi dito ni Annalyn ang totoo ng kanyang narinig. At sabi pa ni Annalyn, bakit laging tinitingnan ni Zoe ang picture ni Dr. Carlos no habang nun siya'y nakaupo sa lobby. At saka napag-usapan nila kung totoo ang sabi ni Dr. Carlos kay Zoe. Sabi naman ni Dr. Carlos, hindi ko yan sinabi o hindi ko inoperan si Zoe na magtrabaho sa aking ospital. Sa kabilang banda naman, nag-uusap si Doktora at Dr. Carlos. Nag-uusap at sinabi dito ni Doktora kay Dr. Carlos kung bakit ganun na lang ang dalawa. Kasi nagsiselo si Zoe dahil anak din ni Dr. Tanyag si Annalyn sa labas o sa ibang babae. Ganun na lang ang pagkagulat ni Dr. Carlos sa sinabi ng doktora. Si Lilit naman ay dadalaw sa ospital dahil birthday ni Dr. Tanya. Naglilinis na ng mga rooms at meron siyang narinig o naulo niyang nag-uusap kaya pinuntahan niya ito. Sa kabila naman, nag-uusap naman sa telepono si Moira at Dr. Carlos tungkol kay Annalyn at kay Zoe. At sinabi ni Moira na walang ibang makakaalam at ibang kilalaning ama kundi si Dr. Tanyag lang ang kilalaning ama ni Zoe. At ito naman ang narinig ni Chang ni Annalyn. Huli ka, Moira. Abangan natin ang kaabang-abang na eksena ng Abot Kamay na Pangarap. Thank you guys! Oh,